Sir, kamusta na po yung lagay dito sa Makati? Dito so far, kung ano yung ginagawa ni Vice, ngayon eh, siya yung acting mayor, normal pa rin, patuloy pa rin sa pag-ikot si Vice at nagbibigay ng tulong sa mga mamamayan ng Makati. So paano yung transaksyon ng mga mamamayan? Saan nagagalap na yan? Patuloy po yung mga tao pumupunta na rito sa bagong tanggapan ng ating acting mayor dito sa may old building. Bagamat sa may hallway lang, eh sanay naman tayo sa hirap. Katulad nga sinabi ng ating buting acting mayor, Kid Peña, na kahit sa kalsada pwede naman mag-opisina. Hindi naman opisina pinag-uusapan pag magsisilbi sa tao. Hindi di aircon dahil siya nagsisilbi siya sa initan ng araw eh. So normal pa rin, patuloy siyang nabibigay ng pagsisilbi sa tao na hindi basehan yung tanggapan. Bagamat ito pong pag-action niya bilang acting mayor, eh utos. At siya sumusunod lang sa batas at utos ng DILG bilang mamahala sa Makati, pansamantala. Hindi naman po niya ito inaangkin. Kaya nga sinabi, eh, pansamantala. Sir, bali sa new building, anong sitwasyon doon? Sa new building, patuloy pa rin pong nag-uopsina ang mga ilang mamahala na bagamat sinabi na nga suspendido, eh ayaw po namin pangunahan sapagkat siguro alam naman po nila yung batas at si Vice naman po bilang acting mayor, eh masasabi natin sumusunod sa DIL sa batas. No? Kung batas at batas ang pag-uusapan, siguro sa ngayon po ang itinalaga ng DILG at kinikilala eh ang ating pong acting mayor na si Kid Peña. Hindi naman nalilito yung mga citizen kung saan sila magtatransak, mga ganitong dokumento. Actually, siguro yung mga mamamayan nanonood mo ng balita at sinasabi. At maliwanag sinasabi sa lahat ng balita na ang kinikilala ng DILG at ng ombudsman ng acting mayor sa Makati ay si Romulo Kid Peña. So, malinaw po yun. Ngayon, kung may ginagawa po silang transaksyon, eh siguro sila na rin po ang mananagot sa batas doon. Kung ang umaakda doon ay yung hindi kinikilala ng ombudsman at ng DILG.